At tayo na mahal ay atuloy-tuloy na po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakinig ng dakilang ibanghel, kaligtasan. At ang lahat ng namahal ay aming inaanyahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ibanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ang ating minamang mangaral, ang ating beloved preacher, beloved brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher. Hallelujah. Praise the Lord. Ating beloved brother Bob Diluna. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Amang banal kami lubos sa nagpapasalamat o Diyos sa iyong napakatamis na banal na Espiritu. Maraming salamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain sa mga oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita. Bago po ang lahat kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran saan man nasumpungan ang bawat isa sa amin, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Lubos ka mo kaming patawarin, ipaunawa mo ang iyong banal na salita. Pagpalain mo po kami at langisan o Diyos ang iyong banal na mensahe sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus at aming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts and unbeliefs cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children and low grandchildren, great-great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po. We love you so much. Hallelujah. Praise the Lord. And sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, ating live webcast viewers, sa ating mga bisita dito sa lugar na ito, welcome to the royal family of God. At tayo po nagpapaabot din po ng isang magandang hapon sa ating beloved Minister Luke Smith and beloved Ted and the whole family, hallelujah, and the whole family of our beloved Minister Fodge, beloved Tini, sa lahat po. To all saints of God all over the world, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Mga minamahal, now is the time na kung saan narito na po. At this is realidad po ito. This is reality na ang salita ng Diyos ay totoong magaganap. Mga minamahal, kaya nandyan po ang tinatawag na salvation na ino-offer ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung maraming tao ang hindi makinig, mga minamahal ko, there will be damnation. Talagang ito na po yung kahindik-hindik na panahon. Ngunit salamat sa Diyos. Tayo po'y tinuruan upang manalangin at maghanda sa huling panahon. Watch and pray from the book of Matthew chapter 26 verse 41. Amen. Gospel according to Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang 26, talatang 41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Praise the Lord. Nangungusap ang ating dakilang Diyos sa huling panahon. Na sa panahon ngayon, bantayan natin. Kaya sabi, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig datapwat mahina ang laman.
Sa una nating mga magulang, natukso sila, mga minamahal ko, si Eva at si Adan. Kaya pumasok po ang kasalanan. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, napakabuti ng Diyos. Ang kanyang dakilang kaloob, walang bayad. Ang buhay na wala hanggan. Siya mismo, mga minamahal, nagkatawang tao upang tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Ang kanyang banal na dugo, mga minamahal ko, ay siyang pinantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Kung ating ibalik tanaw ang mga kaganapan sa lumang tipan, mga minamahal ko, ako na lang po ang magbasaan. Sabi po sa Genesis, kabanatang 6, talatang 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng mga tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. Lahat magsabing praise the Lord, dahil sa arka na ginawa ni Noe, mga minamahal, totoo po, walong haluluwa, siya at ang kanyang pamilya ang naligtas. Sila lang po ang naligtas noon dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. This is the great flood, mga minamahal ko. Sa isang lugar, sa Sodom at Gomora, sukdulang nakaabot sa Diyos ang katampalasanan ng tao. Ang sabi po sa Genesis kabanatang 19, talatang 13, sapagkat aming lilipulin ang dagong ito dahil napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Talagang tinupok, sinunog, mga mga sa magitan ng apoy at asopre. Umuulan ng parusa mula sa ating dakilang Diyos. Ngunit, salamat sa Diyos na tagpuan na matuwid si Lot at ang kanyang sambahayan. Nag-alinlangan ang kanyang manugang, hindi nakasama. Tatlo na, apat sila, ngunit ang kanyang mahal na asawa, lumingon. Sabi ng ating pinakamamalabang ina, huwag mong lingunin! Yung lugar na yan, inilingon niya, naging haliging asin. Tatlo lamang po silang naligtas. Sa panahon natin ngayon, we are on the end time. Sabi nga, yung doomsday na magaganap, nariyan na. Ngunit hindi po natin iniintindihan ang iniisip natin sa puso, sa isip, sa gawa at katotohanan. Yung panghawakan natin ang kaligtasan na ating nakamtan. Dahil mundo pa lang, tumutulo ang ating mga luha sa kagalakan. Dahil ang Diyos ay totoong nag-iingat sa atin. Pinagagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman, maging sa mga kalamidad, kasamaan sa mundong ito, pawang kabutihan ang ating nakakamtan, mga minamahal ko. This is a warning na pag hindi sila makinig sa salita ng Diyos, sa lahat na mga narito, maging sa mga kapatiran, maging baguhan, wala nang panahon para tumalikod, mga minamahal ko, na ang mundong ito ay pupugnawin sa matinding init ng apoy. There were already signs, mga minamahal, andyan po ang gyera. Ay, napakainit ng resulta nito. Mga minamahal, mga pumuputok, mga bulkan, mga minamahal ko, ang lahat ng mga gyerang pandigma, ngayon, iba't ibang mga planta ng mga pagawaan ng mga nuclear weapon, mga minamahal, nagsasabugan. Mga minamahal ko. At yung mga nakaambang asteroids na darating pa sa mundo, mga minamahal ko, totoo po, magaganap ito, maging ang mga bituin daw po ay babagsak dito sa mundo natin, susupukin ng matinding apoy, mga minamahal ko. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, salita po ito ng Diyos. Hindi po ipangtakutin ng tao, bagkos bigyan na babala, mga minamahal. Ikaw lawang Tesalonika, kabanatang 1, talatang 8 at 9. Sa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagkikilala sa Diyos, nakasisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus,
na siyang tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harap ng Panginoon, mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ibig sabihin, mundo pa lang ay tila impyerno na. Ngunit, hindi po tayo doon. Mga minal, sapat na. We believe in our loving God, our Savior. And we believe in His prophet. Bakit? Totoo. Totoong totoo ang ating nararanasan dito. Wala ka nang hahanapin pa. Ano man ang kaganapan, tumingin ka lang sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang magpabaya sa iyong tungkulin. Tinitiyak natin, mga minamahal ko. Lahat ng bagay na nais mo, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala nang panahon para balikan natin ang ating mga nakaraan. Masalimot ang buhay natin. Tayo yung mga makasalanan, pretender, patuloy na nagkukunwari, naglilingkod sa Diyos, ngunit sinungaling, mga minamahal, yung mga itinalagang mga ngamaral na kung saan, mga bulag, inakay nila, kaya nabulag tayo sa katotohanan. Ngunit sumilay ang ebanghelyo ng kaligtasan dito sa bansang Pilipinas, itinalaga ang propeta ng Diyos sa katauhan ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. We declare today, he's the end time prophet of all nations sa ating kapanahunan. Bakit? Wala. Maraming napapahamak, naghahanap ng kalutasan, lalong tumitindi. Ngunit salamat sa Diyos. Pagkatapos nating tanggapin ang lahat ng pagpapala, walang tatalikod. Amen. Praise the Lord. 2 Peter chapter 2 verse 20, atin pong basahin. The book of 2 Peter chapter 2 verse 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, versikulo 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawak sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay nasa mabuting kalalagyan na. Huwag na tayong aalis. Ni mag-isip man, maraming tukso, dito ka. Mas madali ang pagsamba. Dito ka, malapit lang. Malapit ka nga sa iyong sinasambahan, eh malayo naman ang Diyos sa iyo. Lahat magsabing praise the Lord. Dito, kahit malayo, ngunit malapit naman ang ating mahal na Panginoong Jesus. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalalagyan nila kaysa ng una. Kagabi po, mga minamahal ko, may prayer request. Siyempre, hindi na natin pupuntahan. Mahirap na yung face-to-face dahil mahigpit. Mga minamahal ko, sa pamamagitan po ng video call, tipunin, magkaisa ang pamilya. Mga minamahal, isa pong kapatiran na noon, ito malikod. Dito po, yung mga cancer, yung iba nakakalbo na eh. Sa chemotherapy. Pag ipinanalang ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, gumagaling eh. Humahaba ang buhok. Ngunit kakaiba to. Tumalikod sila sa ating banal na gawain. Malapit lang daw dun eh. Sabi ng pastor na yun eh. Baliktad. Nung bandang ipinapanalangin sila, nakalbo na yung buhok dahil sa chemotherapy. So, baliktad mga minamahal ko. So ang panalangin ng mga pastor na ito na sinasabing their Trinity in person ay walang kabuluhan pala, mamamatay ka. Mga minamahal ko, ngunit sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Kayo
ay isang pamilya na ipinapanalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida sa huling panahon. Repent, magsisi kayo. Nanalangin po sa pangunang dalangin na ating minamahal na Pastor. Mga may totoo po, na-revive po sila at sila'y nangangako na babalik, maglilingkod muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Rest assured, huwag kayong gumamit ng gamot. Maglingkod kayo ng katapatan sa lahat ng bagay. Lahat kayo magkaisa. Wala ng panahon, kapatid, mapapahamak kayo kung ipagmatigasan nyo ang iyong puso. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakikita namin ang pagluha ng ating minamahal na mga kapatid. Ngayon po, masayang-masaya na sila. Magmula ngayon, maglilingkod na kami ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, blessed and holy is he that part in the first resurrection. Malapit na po, the rapture of the church. Ang maiwan, mga minamahal ko, laging inihahabilin po ng ating mga magulang sa Panginoon pag naiwang ka rito, kahabag-habag ka. Kung ngayon pa nga lamang po eh, talagang medyo may mga ilan na sumusuko. Dito pa lang yan, umpisa pa lang yan. Ngunit mga minamahal ko, ipaglaban natin ang katwiran ng Diyos. Siya'y Diyos na tapat, mga minamahal ko. May pangako siya sa bawat isa sa atin na mapalad daw po tayo. Mapalad at banal ang makalakip, makalalakip sa unang pagkabuhay na maguli. From the book of Revelation, chapter 20, verse 6. Amen. Revelation chapter 20, verse 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death shall, the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Dito po sa Apokalipsis, kabanatang 20, talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magagaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po magsabing, praise the Lord! Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gahaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga't sinasabi natin, mga minamahal ko, tinatawag tayong the royal family of God. Lahat magsabing praise the Lord. Ang ating sinasamba, pinasasalamatan ay ang hari ng mga hari. Anong tawag sa atin? Tayo naman ay prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. 1,000 taon, mga minamahal ko. Dito nga sa mundo, 100 years, hindi mo na maabot yan eh. Ngunit doon, pangako ng Diyos, magaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa huling panahon natin, mga minamahal ko, kung ano po ang ating natutunan dito, tayuan natin na may pananampalataya. Ang tumalikod ay talunan. Darating ang kapahamakan, uulit-ulitin natin, nasa huli lagi ang pagsisisi. Ngunit dito, tinuruan tayo na sa bawat banal na gawain, ano man ang pagkukulang natin, itinataas natin. Mahal na Panginoon, anong kasalanan namin, patawarin mo po kami. Kaya nga dito, tumataas ang ating pananampalataya dahil pagkatapos nating mapatawad sa ating mga kasalanan, bubuhos sa sayo ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hindi mapigilan ang iyong pagluha. Magsasabing, pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Lahat magsabing, praise the Lord. From the book of Amos, chapter 4, verse says 11 and 12. Amen.
The book of Amos, chapter 4, verses 11 and 12. I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were as a firebrand plucked out of the burning. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel. And because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. Dito po sa Amos Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, at kayo naging gaya ng dopong nag-aagaw sa apoy, gayon ba hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa inyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubugin mo ang iyong Diyos, O Israel. Amen. Praise the Lord. Dito po nagtalaga ang ating dakilang Diyos. A blessing if you will obey the commandments of the Lord thy God. And it will be a curse. Cursing po, mga memal ko, doon sa mga hindi tatalima. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. At kayo'y naging gaya ng mga dupong na naagaw sa apoy, gayunmay hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Ito'y panawagan doon sa mga nagbabackslide. Mga minamahal ko, nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Yamang maiksi na, mga minamahal ko. Konting tiis na lamang, mga minamahal ko, kung iniisip mo ang sarili mo, isipin mo rin yung kapwa mo, yung mga unsaved loved ones, mga minamahal ko. Kailangan din nila ng kaligtasan, mga minamahal ko. Huwag tayong madapot sa panahon na ito, mismong sarili mo mapapahamak. Kaya ang ating dearly beloved parents in the Lord, laging sinasabi, patuloy kayong tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga ito'y mangyayari at mangyayari. Ngunit sinabi po, pagpapala kung susundin mo ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isaiah chapter 1 verse 19, if you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kakain kayo ng buti ng lupain. Narinig niyo mga buhay na patotoo, mga minamahal ko? Yung narinig niyo yung mga pagpapala, hindi yung pagsubok, lahat magsabing praise the Lord. Yung mga imposible naging posible sa Diyos, maging estudyante, maging empleyado, mga minamahal ko, maging ama at ina ng tahanan, mga kabataan, mga minamahal, kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Kaya sinabi ng ating banal na kasulatan dito po sa 12, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang Diyos, ang iyong Diyos, O Israel. Are you ready now? We are preparing for the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. At yung sasalubong sa Kanya, totoo po yung karapat dapat, totoong banal habang nandito sa mundong ito, pinangalagaan ang kahalagahan ng kaligtasan. Natutong magpuri sa ating dakilang Diyos. Natutong manalangin na walang patid, nagtapat sa lahat ng bagay. Ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga anak, hindi baling sumobra. Huwag lang kayong magkulang. Dahil pagbatsak mo, langit pa rin. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga ang pangako ng Diyos, meron tayong inaantay na darating, mga minamahal ko. Hindi po yung bayan, siyudad, na napakakaganda ngayon, wala talagang earthquake, plus floods, nandyan na lahat. Gera, wala, napahamak, iba't ibang mga siyudad. Ngunit tayo po, narito po, hinahanap natin ang bayan na darating. Ang pangako ng Diyos. From the book of Hebrews chapter 13, verse 14, sa ating huling talata. Amen. The book of Hebrews chapter 13, verse 14. For here have we no continuing city, but we seek one to come. Dito po sa mga Hebreo, kabanatang 13, talatang 14. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Amen. Amen. Praise the Lord.
Ito'y totoo, mga minamahal ko. Wala tayong bayan na namamalagi. Sa kasalukuyan, nandyan po at iba't ibang bansa, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sila po ang number one na talagang supplier ng mga bakuna. Ngunit wala silang Diyos, mga minamahal ko. Anong naganap sa isang komunistang bansa? Wala na talaga. Kaya ngayon nagbabanta na ng giyera. Ngunit nagtaka sila eh. Mismong napakalaking ilog nila. Nagkulay dugo, mga minamahal ko. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tao na hindi kumilala sa Kanya, tinitiyak, mapapahamak sa huling panahon. Ngunit tayo po, hinahanap natin ang bayan darating. Kaya nga ang sa ating dearly beloved parents in the Lord, laging sinasabi, isipin nyo na ngayon ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Lagi tayong handa. At huwag magmalaki ang bawat isa. Marami na akong nagawa. Marami na akong naibigay. Mga minamahal, wala pa tayong nagagawa. Mga minamahal, kaya lagi tayo nagsisimula. Dahil tayo nag-aantay. Darating ang bayan na banal, mga minamahal ko, na pangako ng ating dakilang Diyos. Pangako niya to eh. Mga minamahal, ang sabi niya, huwag kayong magulubihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsasampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalalagyan. Oh, hallelujah. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuot. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan ay tapat na pangako na Diyos na mga pangyarihan na umibig sa atin, mga binabal ko. Wala nang pinakamapalad na nilalang sa mundong ito. Pinakamapalad na mananampalataya. Tayo po yun dahil nasa buong-buong katotohanan merong tunay na Diyos na tutugon sa ating panalangin at patuloy po ang pananalangin pagsasakripisyo ng ating minamahal na magulang sa Panginoon. Mag-isa kanilang beloved children, ang nais niya, tayong lahat, ay baligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating unang talata, pwede natin isa puso ito, mga minamahal ko. Gawin natin habang may pagkakataon. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig datapwat mahina ang laman. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. Lahat magsabing praise the Lord. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating dakilang Diyos habang inaanyahan po natin ang lahat ng ating live webcast viewers. Patuloy ang aming paanyaya, katulad ng paanyaya ng ating dearly beloved parents in the Lord, peoples of the world, mga minahal, maging dito po sa mga bisita, mga baguhan. Hallelujah! Bago magtapos ang mundong kinagagalawan natin, merong magaganap na kapahamakan. Ngunit isang tsak na bagay pag narito ka, habang nagbabantay ka at nananalangin, merong kaligtasan. Ang pangako ng Diyos ay ang walang hanggang buhay sa piling niya magpakailanman. Amen. Akin pong ibigay mo pangataon sa aking beloved co-preacher. Hallelujah. Ating beloved Brother Hillcrest. God bless you, brother. God bless your heart, June. Habang nating napapakinggan ang papuring awiting ito, may inibig, itas mo ating mga kamay. Ating alalahanin, may inibig, ang dakilang kabutihan ng Diyos. Yung kaligtasan na ito'y napakalapit na para sa ating, may inibig.
Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming. Gawin natin panalangin ang awit ng mga inibigay. Watch and pray that you may.
nagkulang sa ating mahal na Panginoon, mag-isa pa labit siya na doon ang mga hindi sila nagkulang ng pagpaalala sa atin sa tutuwin. Sabagat tayo pinasatuong huling panahon na nasa mapanganib na panahon. At tayo po'y pinagpapantay ng Diyos, mga kuya't kayo, mga iingat, magpantay magsipanalangin, nilipi ko. Sabagat hindi natin alam ang oras ang pagbabalik ng Diyos, maaari man ngayon, bukas o darating pa mga araw. Kaya andyan namang sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patay ang kaliwat kanan, yung mga sanat na dumarating, mga pagputok ng bulkan, may inibig kaguluhan, mga gira na pipinto, mga inibig ko, patuloy lamang na tayo po'y nasa huling panahon na. Tayo nasa almost finish line na mga inibig ko. Huwag sanang maghimangat na mga sa atin, bagkos ibigay natin yung the best na magaling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iharap natin natin sa sarili itong banal, kaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga nagkukunin lamang na ang itakalang Diyos na buhay, yung banal walang tuwis, walang kaming tesan, mga inibig ko. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pagaling ko at mga inibig ko. Alisin po mga pagkabahabahagi, pagkakabi-kabi mga galit buhon, pagkusindang ng pag-ibig ng Diyos ang suma sa atin, maganda tayong tunay sabagat malamit na siyang pabalik. Hallelujah! Maring ka mga Panginoon. Hallelujah! Oh, we love you, dear Jesus. Oh, we love you, dear Jesus. Ng Diyos ang galit sa mundong ito. Kayo po ay binigyan ng panahon ng ating mahal na Panginoon upang kayo magkaroon ng kaligtasan. Upang maganap niyo po yan, meron pong apat na susi ng kaligtasan mga inibig. Unang-una, yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Ang sabi sa Hebreo 11:1 at 6, isang bagay na hindi mo pa nakikita, sinampalatayanan mo, doon nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pananampalataya ay nakuha sa pagkikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya na may isang Diyos lamang na siyang tagapagbigay-ganti sa nagsisilapit sa Kanya. Yan po yung una, pananampalataya. Napakahalaga po niya. Pangalawa, yung makadya sa pagsisisi. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala at walang umabot sa kalawatin ng Diyos. Walang isang mga matwid, wala. At pag ikaw ay nagsisi ng taos puso, humi ka ng kapatawaran sa Diyos at darating sa iyo ang kapatawaran. Ha? Darating sa kapatawaran, darating sa kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago mo masagawa yung mga bagay na may ibig ko, ganyan pinin mo ang pangatlong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa Gawa 2:38, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo sa kapagkapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag kayo po inilubog sa tubig, nandataglan yung karamdaman, mabigat at problema sa loob kasama nilubog sa tubig. Pag-ahon mo na iwan na yung lahat, isa ka ng born naging Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Makakalakad ka sa panibagong buhay. Sabi sa Roma 6:5, mga ibig ko, ang buhay mo, yung lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati mong lakad na masama, iwanan mo na yun. At yung, sa iyong patuloy pagdalo sa iyong pananatili, pagsagawa ng kanyang malakalooban,
ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apat, babaptismo ka ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa kanya sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo? Kinakailangan yung pagpapatuloy, pananatili, pagsagawa, pagsakatuparan ng banal na kahatulan ng ating dakilan sa buhay. Pakitas mo niyo mga kamay sa ating ibig ng mga paguhan, sa ating webcast viewers. Mula sa inyong puso, gawin niyo pong panalangin ito kasama ang toos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo mag-iisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging aking mga loved ones. At ako nangangako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagkabalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisikip ang manalangin sa inyo. Obo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukulanan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Will Almeda, Interpropo Ogab, sa aming iniibig ng mga baguhang ito na tumanggap sa iyo maging sa aming webcast, beloved webcast viewers, patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na iyong kabanal-banal ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kalamama sa buhay. Ito po ang aming samut panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon sa apat na elemento ng kaligtasan. Dalawa pa lamang yung isasagawa pa ng palataya at pagsisisi. After po ng ating closing prayer, sa gawa niyo yung pangatlo, ang baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwin, hindi po nagpapaptismo, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ang Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyong gagalin niyong karamdaman, ayaw niyong mapapawi ang inyong mga problema. So, bakit sa inyong pag-uwi mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang isang tsakrabagay, pag-uwi niyo mamaya, baon-baon yung kagalakan, kapatawaran, at gumula sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. At hindi natatapos yun, magpapatuloy po kayo. Ang pang-apat, ang Diyos na po magbibigyan nito, babaptismo ang kanyang banal na Espiritu. At huwag lamang kayo makontento na kayo lamang, ipagsama niyo rin po yung mga manyo sa buhay, mga kaibigan. Amen, praise God. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag nating Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, mga inibigo, akin na po binibigay mo pagkataon sa ating prayer for the sick, ating beloved Lord, yung preacher, Rob Blanco. God bless you, my beloved teacher, Brother Hill. Magkaisa po tayo, mami na mahal, para sa lahat ng ating mga prayer requests, anuman mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Sumampalatayang lahat, mami na mahal, sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Manalangin po tayo ng pagsisisi. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na mapagkaisa sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang, Malapastor, Evangelist, Wulde, Ezra, the Mentor, and Time Prophet. Kami po, mahal na Panginoon, mingin ng kapatawaran sa lahat ng ipagkakasa. Alam, pagkukulang, patawarin mong bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Malang Panginoon, maging sakdal, may pagsunod sa lahat mong kautusan, Malang Panginoon, upang maging handa sa tatkailang araw ng pagbabalik, Malang Panginoon. Magamit mo rin po kami, Malang Panginoon, sa pagligtas ng marami pang kaluluwa, Malang Panginoon, katuwang ng aming minamahal, ginagalang magulang sa iyo. And beloved children, lubos ang ipasasalamat, inaalay po namin buong buhay namin na pasasalamat, pagpupuri, pagluwalhati sa iyong panalapangalan, Malang Panginoon. Panginoon, sabat naglaan ka, Malapino. Hallelujah, na totoo mong pastor, upang pangalagaan kami, sakdali ng ipananampalataya, hanggang sa araw na kami, Malapanginoon, makarating sa ilan sa kaharian, sa langit, sa buhay na walang hanggan, katuwang, beloved children, Malapanginoon, lahat ng magpapalang spiritual, physical, material, magpapalang, kalakasan, mabang buhay, labas po natin, minasalamatan, Malapanginoon Jesus. Thank you so much, rich Jesus. Hallelujah, 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 puri ng ating Malapanginoon. Amin naman, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katuman may karamtaman. Isipin mo natin at beloved and world pastor, naglihans po sa ating mga labwa, sa mga kapatid, ang buong Pilipinas, po mundo, manimal, cast out po natin lahat ng masamang isipin ng karamtaman, problema o vision sa pangalan ni
Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, AIDS, leprosy, homosexuality, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubt, scientific glory, pride, lust, covetousness, materialism, kasawal, in Jesus, drug addiction, lahat ng masamang espiritu, lumayas kayo sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Be healed, the process of right now in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon na lahat ng ating mga kahilingan tinugunan ng ating mahal na Panginoon sa mga kaparaan. Babanggitin po natin napakamakmakriyang salitang Hallelujah, praise the Lord. Sabay lang, sabay lang tatong beses. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you, dearest Jesus. And we love you so much, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapin. God bless you po, minamahal. Praise the Lord. At dahil mapididako sa ating announcements, narito po our beloved, the team preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcements. Amen. Praise the Lord. God bless you po, but our team preacher, Reverend Ralph Blanco. At mga brother, muli po sa ating pong mga halaga po natin, mga announcements po. Nagpaputuloy po ang panalagayan po ng JMCIM, the Jews Work Crusade, in San Asimri, sa lahat-lahat po na ating minamalakaputinan. At higit sa lahat, sa inyo po, iminamala mga webcast viewers po, sa mga baguhan po at sa ating po minamalang bisita. At ito po mga panalagayan sa bayo-bayan niyo po, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes at Linggo po, kindly po, inyo po i-follow ang mga panalagayan po natin every Wednesday po, 12 noon, up to 5:30. In the afternoon at every Friday po, same time din po tayo, 12 noon up to 5 p.m. po or 5:30 mga namahal. At ito po mga banal na kwento, every Sunday naman po, maghapon po, ang ating po ang pag-upuri, araw po ng Linggo mula po, alas 10 ng umaga po ng Linggo hanggang alas 4 ng hapon niyo pong subaybayan sa pamagitan po ng Facebook page po at ng YouTube po. Yan po ay JMCIM Central Livestream and JMCIM TV, respectively, mga minamahal. For our TV program po, ito po ay tuwing Sabado po ng gabi sa Channel 4, ang Jesus Miracle Crusade. Mula po yan, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. At ang Jesus Miracle Hour, yung mga ating pong radio program, ito po ay ating po mapapakinggan gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa DZME, sa Radyo 1, 1530 kHz AM band. On your radio dials, 1530 sa AM po. At ang ating po website, nyo pong bisitahin kindly. Website po natin for many more informations at maray po mga buhay na patutunayan sa ating po website, www.jmsam.org. And for prayer and counseling, please dial 837-2-9194 and another number which is available for 24 sa loob po ng 24 hours, 8 375-1148. Yan pong linya ng telepono sa ating pong pastoral, sa mga lahat pong nagnanais po magpapanalangin po o humingi po ng pagpapayo. Matawagan niyo po sa loob ng 24 oras, 8 375-1148. At sa ating pong patuloy na pagkakalob, ating pong mga pledges, vows, ating pong mga tithes and offerings sa ating pong church bank account, yan po ay sa BDO Fairview Branch sa Banco de Oro po. At ang pangalan po niyan ay ang buong pangalan po ng ating pong banalagwain para po sa kaalaman ng mga baguhan po, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade. Yan pong account name po ng ating pong savings account sa BDO Fairview, or maaari din po yung acronym JMCIM or JMC. Lahat po yun ay nasa database po ng BDO. Ito pa isa pang savings account and the number, it is being flashed sa inyo po mga screen, mga minamahal, para kayo rin po ay makapagkaloob, mga minamahal, sa mga nagnanais po nga magbigay, sapagkat sa pagbibigay doon po tayo lalong pagpapalain at indakil nyo sa patuloy po may papangaral po sa buong mundo ng JMCIM, the Jews Work Crusade International Ministry po, ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan upang mga bilyon-bilyon mga tao ay makalapit po sa kanya pong paanan, sa mga wala pa pong Kristus kalamang puso, maging tagapagmana ng buhay walang gam, katulad po ng mga tunay na mananampal. It's a savings account and the number is 0003902685770. At tindakilan Diyos po mismo ang magpala sa lahat. Glory, glory to God. Tayo na po ito may habang atin na po nga pinagkakalob ang lahat ng panahon at narito sa panguna sa panalangin sa pagkatapos, beloved brother Willie Abe. Amen. God bless you po, beloved Dr. Clark po. Tayo po ay manalangin sa atin na pagkatapos.
Dagil ang pagpala ng mga Diyos sa mapangyarihan sa lahat, mga Panginoon, sa panlangin namin, minamahal, ginagala, mga Pastor, Wilde Estrada, Almeida, Damanugan, mga Panginoon, marami salamat, mga Panginoon, haleluya, sa bawat yung magwain na tunay pinagpala sa mga papuring awit, sa iyong banal salita, maraming salamat, mga Panginoon, haleluya, sa pag-ilos mo sa amin kaligitnaan, haleluya, yung matamis sa presensya, tuwing may pinadaram mo sa amin, haleluya, mga Panginoon, sa ang pag-uwi, mga Panginoon, haleluya, gabihan mo kami, patubayan mo kami, makarating kaming ligtas, sa aming kanya-kanya tahanan. Mga Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa mga live broadcast viewer, mga kapatiran sa buong mundo, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord.